Morning mga katols, ito na naman tayo, magbibigay tayo ng kunting kaalaman. So, paano nga ba nakakakuha ng NC2? National Certificate 2 ng heavy equipment. So, yun. Paano nga ba? Doon sa mga makapanood ng video ko, please po pa-subscribe and pahit na rin po ng notification bell para updated kayo sa video ko. Yun. Paano nga ba makakuha? Yun. First step natin gagawin, pupunta tayo sa school na nagbibigay ng NC2, school ng TESDA, na nagbibigay ng NC2 ng heavy equipment. Yun. And then, pag nandun na tayo, magpasa tayo ng requirement. Ano ba yung requirement sa NC2, mga katools? So, 3 pieces ng passport size picture with name o may nakasulat na pangalan nyo dun sa ibaba ng picture nyo o nung mukha nyo. Tapos, yung PSA o NSO, yung mga katools. So, sa school, ang gagawin natin, mag-re-retain tayo, tuturuan nila tayo ng mga parts ng equipment, depende kung ano equipment yung kuhain nyo, parts, kung ano ba yung gagawin natin, paano ba pagalawin yung equipment, yan mga katos, pag-aaralan natin yan. Kaya, yung na-exam, alam nyo yung isasagot. So, ilang araw ba tayo sa school? Depende yan mga katos sa school. Kasi sa experience ko is 1 week ako sa school and then 1 week ako sa field para mag-practice. So yun, pag natapos na tayo sa school, punta tayo sa field. Ano ba yung mga tinuturo sa field mga tools? So doon, tuturo sa iyo yung mga dapat mong gawin pag nag-operate. Ano ba yun? So, unang-una, kailangan mong gumamit ng personal protective equipment. Ano ba yung mga personal protective equipment natin mga katools? So, halimbawa is helmet, yan, gloves, safety shoes, yung vest natin, yan, pants, yan. Kailangan alam niyo yung mga katools kasi sa exam, tatanong din yan. Tapos, yung tinatawag nilang 3-point contact. Yun ang kailangan natin tatandaan lagi mga katools. Yung pag-aakit ka ng equipment, kailangan 3-point contact. Nakaharap ko sa pintuan ng equipment and then, pagbaba mo kailangan nasa nakaharap ka pa rin sa pinto ng equipment mo. Yun. Yun ang 3-point contact. So yun, kailangan pag-aralan mo yung mga katools sa field. And then, tuturo din sa'yo sa field kung paano pagalawin ng bako. Doon sa mga baguhan, huwag kayong matakot kasi may magtuturo naman sa inyo doon na andun yung operator ng bako and then na andun yung trainer nyo. So mga katols, kailangan natin tandaan yung ating personal protective equipment o PPE. And then, tuturo nila sa atin kung paano mag-check up ng equipment o yung tinatawag nilang blow up. Ano ba yung blow up mga katools? Halimbawa, letter B. Lahat kasi ng letter niya mga katools may meaning. Halimbawa, letter B, belt, o battery, kailangan mo check upin yan. Sa L, yung light, kailangan mo check upin yan. Tapos sa O, yung oil natin, yung oil label, kailangan natin check upin. Tapos yung W, yung water, o kailangan mo check upin natin yan kung nagana ba yung windshield natin, kung may tubig ba yung radiator natin. Tapos yung A, yung air cleaner, air filter, yan, kailangan check upin natin yung air cleaner natin kasi minsan malikabok na yan, nahihirapan na yung ating makina. Ano ba yung F? Yung fuel mga katools, yan, kailangan yung tandaan yung blow up kasi sa exam, pagdating ng assessment,
tinatanong yan mga katools. Saka sa interview, tatanungin din sa inyo. Tapos, pagkatapos natin sa field, at makapag-practice na tayo at medyo marunong na tayo, pupunta na tayo sa assessment. Ano bang ginagawa sa assessment mga katools? So, may 3 step bago ka makuha ng instituto mga katools. Unang-una is exam. Ano ba yung exam mga katools? Yung exam mga katools is based din dun sa pinag-aralan nyo sa school. Kaya kailangan nag-written kayo para pagdating ng exam, alam nyo yung mga isasagot. So yun, kailangan may pasan nyo parang up to 40 yata yung mga katools. Kailangan mo maka 27 na tamang sagot para makapasa ka. So yun. Then pagkatapos natin ng exam, punta na tayo sa interview. Ano ba yung tatanungin sa'yo mga katuls sa interview? So, kalimitang tinatanong sa interview is yung do-up. Ipaparecite sa'yo yun. And then, yung uri ng mga langis na ginagamit natin sa equipment. At pangatlo, yung sanhi ng overheating. Ano ba yung sanhi ng overheating natin mga katuls? Unang-una, yung pambelt. Kailangan laging mahigpit yung pambelt natin. Hindi dapat maluwag. And then, yung tubig ng radiator. Yan, tatanungin sa accessor yan. Kasi cause din niya ng overheat. At saka, yung oil level natin. Kailangan laging may langis yung makina natin. Kasi pag nabusan siya ng langis, maaaring masira yung makina natin. Magkukos din siya ng overheat. So, ano ba yung mga oil natin mga katools o yung mga langis na gagamit sa equipment? Ano ba yung langis na dumadalo sa ating mga hose? So, sa pupunta sa ating mga boom o cylinder. So, yun yung tinatawag na hydraulic oil o oil 10 sa i-10 mga katools. Yan. So, ano ba yung langis ng ating makina mga katools? So, ang langis ng ating makina is sa E40 o oil 40 mga katools. Ayan ang naman yung langis ng ating transmission. So, ang langis ng ating transmission mga katools is 90 sa E90. Yun mga katools. Ito naman sa mga loader, sa digulong, meron siyang differential. Ano ba yung langis ng ating differential? Depende yan mga katools. Pwede yung sa I-90 and then medyo malapot-lapot sa I-140 yung mga katuls. Yan yung tinatanong sa interview. Kailangan masagot mo yun. So yun. Then pagkatapos natin ng interview, punta na tayo sa actual. So dun mga katuls sa actual, meron ng nakabantay sa atin sa na taga-testa. Kaya kailangan kumpleto tayo doon. Naka-personal protective equipment tayo. Kumpleto yun. And then, bawal yung tawa-tawa. Kailangan seryoso tayo. Kasi titingnan din ng assessor yung behavior mo. Yan. Ano ba yung naanong assessor mga katuls? So, kailangan, umulaw ka sumampas sa equipment mo, uulitin mo yung naging practice mo. Kailangan, chichikapin mo na lahat yung blow up. So, yun mga katul, sinisayos ako na kanina. So, kailangan chichikapin mo yun para makita ng assessor mo. So, and then, pagsasampa ka na sa equipment mo, kailangan, tandaan mo din yung 3-point contact. And then, pag nakasampa ka na, papaandarin mo yung makina mo, then maghihintay ka ng 10 minutes o 15 minutes para ma-regulate yung langis sa loob ng makina ng mga katools. Kailangan makakondisyon yung ating makina. Parang tao din yung mga katools. Pag-agisin natin, kailangan exercise yung mga katools.
kailangan ganun din. And then, kailangan lahat ng tinuro sa iyo nung sa practice, kailangan gawin mo sa actual o dun sa assessment na. Yun mga ka-tools. Kasi alam mo naman yun, may nagturo naman sa iyo, kaya alam mo na ang gagawin. Doon, titingnan ng assessor kung marunong ka nang dumakot o kumuha ng lupa and then magtapon. Hindi naman kailangan mga ka-tools na biyasang-biyasa ka na para makapasa ka. Hindi. Yun ay kung ano, alam mo na yung mga basic na galaw. Halimbawa bako, alam mo na yan. Alam mo na yung mga boom up, boom down, close bucket, and open bucket. Yan. Kung paano mo pagalawin yung bako, yun. So, yun mga ka-tools. And then, kailangan mong makapasa sa actual. Kasi, ang actual ay 70% yata. And then, 15% ang exam at ang interview is 15%. So, yun, mga ka-tools, ang lagi mong tatandaan yung 3-point contact, mga ka-tools. Kasi, tinitingnan niya ng assessor. Kasi yung iba, pagkatapos sumakay, pagbaba, nakaharap na. Minsan yung iba, tatalon pa. So yun, pag tumalon ka, at nakita ka ng assessor, mali yung pagbaba mo, bagsak ka na. So, 70%. Kahit pumasa ka sa exam, pumasa ka sa interview, bagsak ka pa din mga ka-tools. Kaya kailangan, tandaan mo yung 3-point contact. Yung number 1 yung mga ka-tools. Saka yung blow up. So yun mga ka-tools, sana nakatulong yung video ko. At sana ulitin ko, pa-subscribe lang po at hit na rin yung notification bell. Salamat mga ka-tools. Sana nakatulong tayo. Bye-bye.